Bago po ako magsasalita, gusto ko pong umawi muna kami ni Sister Miriam. Isang awitin na may pamaganda, Only One Life, So Soon It Will Pass. Ito ay hango sa isang sinulat ng isang kabataan. Hindi na ba siya kabataan? Dati siyang kabataan. Nakonvert siya nung siya ay kabataan pa. Siya ay pinanganak sa isang napakaramihang pamilya sa England. At siya ay isang atleta. So, parang yung future niya, nandun na lahat. Nakaplan siya na yung future niya na napakaganda, yung future niya sana. Ngunit siya ay na-convert. At nakita niya na yung kayamanan ng mundo, yung kasikatan sa mundo ay hindi siya papanis sa pagbigay niya ng buhay niya sa Panginoon. Kaya, parang binaliwala niya lahat ng mga bagay na yun at siya naging missionary sa China. Tapos, sumulat siya ng poem, sabi ko, the Holy Spirit, Only one life will soon be passed. Only what is done for Christ will be passed. So, yun po yung message ng kanta na aming paulitin. Sa iba at nang magamit kami na mapalapitin po sila sa
Panginoon. Salamat, Panginoon, sa pagbigay ng aming panalangin sapagkat lahat ng ito ay aming hinili sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang title ng aking i-share sa inyo ngayong hapon ay Limitless. Walang limit. Ano kaya yung limitless na yun, mga kapatid? Meron tayong libro ngayon. Meron tayong panibagong book tungkol sa panalangin. Ang title ay Daring to Ask for More. At ang book na aking kong i-share sa inyo ay hango sa first chapter ng libro ngayon. Kung gusto niyo ng kopya, ibigay niyo sa akin ang inyong email address at isend ko sa inyo yung libro sapagkat sinare yun nung author para daw ma-inspire ang mga taga-Pilipinas. At sa pagkakaalam ko, taga-Pilipinas na kasinare niya ng ganun. Kasi sa US, hindi yung libre. Okay, so ano ba itong limitless na ating tinutukoy na ito?
Tapos, ang makikita lamang po na liwanag ay yung nasa langit, yung kalawakan. At iniisip natin po ng human, layo tayo ang liliit ng mga stars. Iniisip po natin na ang liliit ng mga stars na yun. Pero ang katotohanan po ay sila ay malalaki at napakalalayo sa atin. Hindi lang po natin alam. Sabi po sa Shensha, ang ating Milky Way galaxy na pinaroroonan ng ating solar system ay isa lang sa mga napakadaming galaxies sa universe. So, yung solar system napakalaki na po noon, and yet, para lang siyang kawalan doon sa Milky Way galaxy. And so, para mas maintindihan mo natin, natatandaan niyo po ba kung gaano or ano yung speed ng light? Sino nag-aral ng speed ng light sa science? 300,000 kilometers per second sa vacuum. Sa atmosphere, 286,000. Alam ni sir, hindi ko alam yun. Pero ang sabi, in 1 minute, per second, ang speed ng light is 186,000 miles per second. At napakabilis nito mga kapatid, hindi ko talaga siya ma-comprehend na pagka ganun ko daw, 8 beses ang umikot yung ilaw around the earth. So ganun siya kabilis yung speed po ng light. In 1 minute, light travels a little over 11 million miles. Tapos, pag dimultiply mo yung speed na yon by 1,440 or the number of minutes in 24 hours, we find that in one day, light will travel a little over 16 billion miles. If we multiply this by 365 days, we find that in a year, light travels a whopping 5.9 trillion miles. Naintindihan niyo po ba yun? Mga trillion, million na, hindi ko na mawali eh. So, napakalayo po ng natatravel ng ilaw sa isang taon pa lamang. At sa calculations daw ng siyensya, mga kapatid, the outer edge of the observable universe is estimated at 46 to 47 billion light years away. So, yun pa lamang yung distance or yung kalawakan ng observable universe. Ano daw? 47 billion light years away. Hindi ko alam kung hindi natin mawari kung gaano kalawak yung mga kapatid. And yet, that is still the observable universe. Beyond this observable, meron pang unobservable na parte ng ating universe. Ganun po kalawak ang ating universe. And we have to remember, ang universe ay nilalang lamang ng Panginoon. So kung yung universe na nilalang ng Panginoon ay napakalawak, napakalaki, at napaka-limitless, how much more the one who created it? Amen? And yet, tayo mga kapatid, sa ating paggawa ng trabaho ng Panginoon, para bagang ang Panginoon ay limited sa ating pag-iisip. At yung ating pagtitiwala sa Kanya ay napakaliit lamang, kaya hindi niya nagagawa yung dapat niyang gawin dahil napakaliit ng ating faith. So, hindi natin naiintindihan kung anong ibig sabihin ng limitless. Ang sabi po sa sulat ni Mrs. White, there is no limit to the usefulness of one who by putting self aside makes room for the Spirit working in his heart and lives a life wholly consecrated to God. Wala daw limit, mga kapatid, ang gagawin ng Panginoon sa ating buhay pag tayo ay nagpapasakop sa Holy Spirit. Narinig po ba natin yun? Ayan. Meron po akong share na isang kwento sa inyo. Ang pangalan po niya ay Golden Napani. Siya po ay isang layman sa Malawi. At sa area na pinaroonan niya, ang place na yon ay puno po ng Muslim. In fact, dati po siyang Muslim. At minsan, nagkasakit po siya at sabi po ng doktor, umuwi ka na, ihanda mo lang yung pamamahay sapagkat ikaw ay mamamatay na. Parang kasi kaya lang. Subalit, sa halip na mamatay, may isang gabi po na
na nanaginip siya. Tatlong gabing sunod-sunod na nanaginip siya, na kinakausap siya ni Jesus sa kanyang panaginip. At ang sabi ni Jesus sa kanya, kung gusto mong bumaling, ikaw ay maging Kristiyano. At dahil sa mga panaginip na yun, siya ay naghanap ng pamamaraan para maka-encounter ng isang Kristiyano, nag-aral siya ng Bible, at hanggang siya ay na-convert, naging Adventist po itong nalangin ito. Pagka-convert niya, siya ay nag-resign sa kanyang trabaho bilang isang science teacher, at siya ay naging layman. At ang kanyang mga nababautismuhan daw mga kapatid sa kanyang pagiging layman ay 50% mga Muslim. At magtataka ka na paano kaya itong layman na ito nakagawa ng ganun kagilalas na mga gawain sapagkat 8,000 ang kanyang nababautismuhan. Mga kapatid, hindi po yun accurate na number, hindi po exact na number yun. In 27 years na nagsilbi siya bilang layman, nakabaptize po siya ng 8,000 people. So, tayo po kaya. Ako po, aaminin ko, wala pa po ako masasabi na dahil sa aking personal ministry ay nabautismuhan ng isang tao nito. Kaya nai-inspire po ako sa kanyang experience. At kaya, I would like to inspire you. Sabi po sa book Christian Service ni Mrs. White, the Lord Jesus is our efficiency in all things. His Spirit is to be our inspiration, and as we place ourselves in His hands to be channels of light, our means of doing good will never be exhausted. Narinig po yun? Narinig po po? The Lord Himself, the Lord Jesus is our efficiency in all things. Kung gusto niyo maging effective sa trabaho, lalo na po sa ministeryo, ang Panginoon daw ang ating efficiency. His Spirit is to be our inspiration, and as we place ourselves in His hands to be channels of light, our means of doing good will never be exhausted. Walang limit, walang katapusan ang pagkakagamit sa atin ng Panginoon pag tayo ay nagpapasako sa Kanya. At nagpapasamong sa Holy Spirit. Sa pagpapatuloy, when we give ourselves wholly to God and in our work follow His directions, He makes Himself responsible for its accomplishment. Pag daw tayo ay nagtatalaga sa Panginoon at sumusunod sa Kanya ng tapat, Siya mismo ang magbibigay ng success sa inyong ginagawa. He makes Himself responsible for its accomplishment. Ibig sabihin, mga kapatid, mga kabataan, kahit sabihin nyo na hindi ako marunong magganito, hindi ako marunong kumanta, wala akong alam na gawin, ang first step, mga kabataan, ay yung magpasamo sa Panginoon. Yung sabihin lang natin, willing ako magpagamit, Lord. Kung saan mo lang gagamitin, willing ako. Kung sa umpisa ay hanggang pakamay-kamay lang, mag-welcome lang ng mga tao papasok sa crusade area, that is something, that is the start, mga kapatid. Kailangan din yung simpleng ngiti nyo lamang, napakalaking bagay yun. Pag sabihin nyo, hindi ako mumumanta, wala yata ako sa tono. Pero, pwede naman ako manalangin yata. And it's true, ang pananalangin, mga kapatid, yun po ay aking topic bukas, ang pananalangin ay pwedeng gawin ng lahat. Kasi iba-iba po ang ating gifts, mga kapatid. Hindi po lahat ng tao ay nakakasalita sa harap. Katulad ko dati, ang sabi ko, mamamatay muna ako bago ako tumayo sa harap. Sino ang katulad ko? Ay, hindi sila mahihayin. Napakamahihayin ko dati. Ang sabi ko talaga, wag. Ayoko talaga tumayo sa harap. Baka ako ay ano, kung anong mangyari sa akin doon. And yet, tumatay na ako ngayon sa harap. Hindi sa magaling ako na magsalita, kundi willing ako magpagamit. Sapagkat mga kapatid, mga kabataan, the more na nagpapagamit tayo sa Panginoon, the more na binibigyan niya tayo ng kakayanan upang gawin ang kanyang gawain. Amen? Gusto niyo ba yun? So, hindi ba nakakataba ng puso at nakakataas ng faith, nakakaboost ng faith na marinig na pag tayo napasamak sa Panginoon,
ang ating usefulness ay walang katapusan. Kahit saan ka malagay, pwede kang maging effective dahil nagpapasakop ka sa Panginoon. Amen? Yes. And yun yung gusto ko lang na i-point sa ating mga kapatid, lalo na sa mga kabataan ngayon, sapagkat na galing din po ako sa isang church, sa kabunduhan, na para bagang walang nagtitraining sa amin. Ako ay nung kabataan ako, nung high school kami, naiinis ako pag Sabado. Kasi, lalo na paghapon, ang mga nanay doon sasabihin nila, ikaw ha, mag-ano ka doon, mag-lead-out ka doon, magsalita ka doon. Pero wala namang nagtitraining sa amin kung paano gagawin. Diba, ang hirap mga kapatid, yung maging involved ko sa isang bagay na hindi mo naman alam gawin. Wait ka naman sana kung alam mo sana kung paano gawin. Tama? Kaya meron tayong training na ginagawa ngayon upang ma-encourage tayo na marami tayong pwede gawin sa gawain ng Panginoon. So, lalo na pag nagpapasangot tayo sa Kanya. So, mga kapatid, ito po ang masasabi ko din po, mga kabataan. Masarap na maging involved sa gawain ng Panginoon. Subalit, ang sabi po, you cannot share what you do not have. Tama? Paano mo ipapamahagi ang isang bagay na wala sa iyo? Tama? Kaya kung tayo mismo ay hindi natin naintindihan ang gospel, yung gospel na ating i-preach sa ibang tao, paano natin i-share yun? Sa libro ni Mrs. White, sa Acts of the Apostles, i-share ko po sa inyo yung quote ito. The events of Christ's life, His death and resurrection, the prophecies pointing to these events, the mysteries of the plan of salvation, the power of Jesus for the remission of sins, to all these things they had been witnesses, and they were to make them known to the world. They were to proclaim the gospel of peace and salvation through repentance and the power of the Savior. Ang mga disciples, while they were walking with Jesus, hindi pa nila siya masyadong naintindihan. Ngunit nung namatay na si Jesus at nabuhay na maguli, and then He spent 40 days with them, instructing them again. Nagkaroon sila ng mas malawak na pagkakaunawa sa kung anong mission ni Jesus, kung bakit siya bumaba sa lupa. At nabigyan sila ng power, lalo na nung dumating yung Holy Spirit sa kanila, naalala niyo yung Pentecost. And they were empowered to share the gospel to the world. And naniniwala ako na yun yung kalooban din ng Panginoon sa ating lahat, na makilala natin siya bilang ating tagapagligtas, bilang ating manlala, sustainer, creator, sustainer, savior, redeemer, lahat-lahat na. And that is what we share to others. Yung sabi ni Pastor kanina, ang pinakadabas na nagagamitas natin ay yung ating sariling testimonies. Kung paano natin na-encounter, na kilala ang Panginoon, kung paano niya tayo nabago. Kaya, meron akong naalala ng kwento, meron daw isang veterinarian, meron siyang nakita na aso na pilay-pilay, nasagasaan sa daan, at mukhang walang nag-claim sa aso yun, kaya naawa siya, kinuha niya yung aso yun, inuwi, inayos yung buto, pinakain, inalagaan, kumbaga hanggang yung aso ay gumaling. At isang araw, pag-isip itong veterinarian, napansin niya, nawawala yung aso. Sabi niya, ako na saan tayo napuntay yung aso yun. Pero maya-maya, may narinig siyang kahol. Tapos maraming kahol. So sabi niya, kaya. So sumilip siya sa bintana. Alam niyo, nakita niya? Yung aso na inadapt niya, may mga kasama siyang mga aso din na lumpo, mga pilay-pilay. Anong ibig sabihin nun? Itong asong ito, dahil naranasan niya ang pagmamahal ng veterinarian na yon, gusto niyang i-share din sa kapwa niyang pilay-pilay na aso kung anong kailangan na kanyang naranasan. Mas maigi pa yung aso kaysa sa ating mga kapatid. Subalit, yun nga pa, hindi natin naranasan ang kasiyahan ng pagiging kay Kristo, ano ba yung i-share natin? Sapagkat kung tunay natin naranasan ang pagmamahal ng Panginoon, yung naiintindihan natin, yung kanyang mga
sakripisyo para sa atin, at lahat-lahat na natural na lang na darating sa atin yung desire na na-share din kung anong na-encounter natin sa ibang tao. Kaya mga kapatid, let us seek Jesus more and more. Sapagkat doon nang nag-uumpisa na lagi yung involvement natin sa gawain ng Panginoon. Pag nakikita natin yung pagmahal niya, pag nararamdaman natin, malapit tayo sa Kanya. Pag alam natin na hindi tayo sumusuway sa Kanya, di po ba? At katulad ng mga nabasa natin, mga nabanggit natin, limitless po ang pwedeng gawin ng Panginoon sa pamamagitan natin pag tayo ay nagpapasakot sa Kanya, pag tayo ay willing na magpagamit sa Kanya. Ulitin ko yung sabi ni Mrs. White, there is no limit to the usefulness of one who, setting self aside, makes room for the Holy Spirit working in his heart and lives a life holy, consecrated to God. Walang limit, mga kapatid. Walang limit. We will know more about this as we go through this training, especially as we will be discussing about prayer, because panalangin, mga kapatid, ang ating susi para ma-access ang power ng langit with faith. So, yun lang po. God bless you. Amen.